Yun, good morning mga kabisay. Magandang umaga dyan sa lahat. Igamiga love shout out. At sa ngayong umaga mga kabisay, ako'y may panibagong vlog. Panibagong araw. Medyo makulimlim nga lang mga kabisay. Dahil ilang araw na umulan. So, medyo nakaalwan ng kaunti si Tebisay. So, yun mga kabisay, magandang araw at magandang umaga dyan sa inyo lahat. Saan man kayo naroon sa sulok ng mundo, sana samahan nyo ako ngayong araw na ito. Dahil gusto ko lang kayong i-update dito sa aking mga halaman. Siyempre, yung natutuwa si Tebisay dahil ilang araw na nagpaulan-ulan ay nakapagpahinga si Tebisay sa pagbibilig. So, kung makikita nyo ang mga halaman ko mga kabisay, ayan. Medyo masisigla silang lahat kung makikita nyo. At gusto ko lang kayong i-gala dito sa aking mga munting halaman na ngayon ay nagsisimula ng nakikita ang kanilang magiging produkto natin. So, abang-abangan nyo mga kabisay, papakita ko sa inyo at gagala ko kayo sa lahat ng mga ano ko dito. Pero siguro hindi lahat yung maaabot lang. So yun, let's go mga kabisay. So yun nga mga kabisay, at ito na sa awa ng Diyos ay maganda na ang takbo ng aking mga sitaw. At ayan, puro na sila nasa taas yung mga dulo nila mga kabisay. At mayroon ang may bunga mga kabisay eh. Nag-umpisa ng magbunga, ayan oh. Mayroon na akong magugulay mga kabisay. Makakapaggulay na ako. At mayroon na rin mga bagong namumulaklak. At dito sa bandang dulo, marami nang may bulaklak mga kabisay. At yan eh, diretsyong bunga na yan. Ayan oh, mayroon ang bulaklak. Makikita nyo yan. Bulaklak niya yan. At dito, ayan, sunod-sunod na mga kabisay, may mga bulaklak na lahat. Ayun oh, kung makikita nyo may mga nagpuputi-puti na. Ayan eh, mga bulaklak niya na. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, inulan niya kami ng ilang araw. At ayan oh, sa awa ng Diyos ang lupa ay talagang tamang-tama ang pagkakabasa. At si Tebisay eh, hindi napagod ng ilang araw. So, nagpapasalamat ako. At kahit papano eh, medyo nakapagpahinga tayo ng pagdidilig. At sa awa ng Diyos eh, si Tebisay mga kabisay eh, medyo hindi maganda ang kondisyon. Pero dahil sa hindi maganda yung takbo ng araw nung nakaraan, puro init, eh siyempre napipilit ang magdilig. Pero meron tayong konting iniinda. So, sa ngayon naman ay okay na mga kabisay. At ako naman ay sana naman ay panalangin nyo ako dyan na hindi ito maging pira ng doktor. Dahil parang nawawala na rin naman mga kabisay. Meron tayong konting iniinda pero unti-unting nawawala. At sa awa ng Diyos ay nakakakilos pa naman tayo ng maayos. So ayun mga kabisay, sa mga pinakikita ko sa inyo dito sa aking halaman, sana naman ay natutuwa kayo. At ayan, nakikita nyo na yung unang mga vlog ko is wala itong ganito, na walang mga naka ano dyan sa taas. Ngayon eh, andyan na silang lahat. Ayan oh, kung makikita nyo, nasa taas na yung kanilang mga dulo. Ayun, medyo against the light nga lang sa akin. Pero alam ko nakikita nyo yan dahil ako yung nasisilaw ng araw. So ayan, yun dito yung mga sinabi ko noon na hinabol kong tanim. Ayan, sa awa ng Diyos, nagapang na rin. At wala pa nga lang namumulaklak. Pero ayan na, nasa taas na rin sila. Biglang humabol sila nung umulan at sila ay nakaangat kaagad. At sila naman ay masigla. At dito naman mga kabisay yung kamatis ko, ayan. Sa awa ng Diyos, mayroong isang maliit na nahinog mga kabisay. Pero yung dalawa dyan na malaki mga kabisay, nakuha ko na. At ginawa ko ng ulam. Ayan, marami na silang malalaking bunga.
Pero yung iba doon mga kabisay, ito kasi nag-iisa itong mga kabisay, nung itanim ko siya nag-iisa. Yung iba din ay namumunga na rin at ating puntahan. Papakita ko rin sa inyo, pati na yung mga sitaw ko rin dito sa kabila na medyo umaangat na rin, umahabol na rin. Pero mayroon na rin pang ilan-ilan na may bunga. Unahin natin itong mga kamatis kong mga kabisay. Hindi ko pa nga lang nalalagyan ng breeze, pero ayun kung makikita nyo, puro na sila nakaangat. At sa awa ng Diyos ay napruning ko na yan mga kabisay. At sumigla sila lalo nung umulan. At ayan o. At dito, yung isang puno na namunga, kinuha ko na yung ibang bunga mga kabisay kasi lumaki na. O ayan. May natira na laang na 6 na piraso. At dito naman ay nagsimula na rin namunga. Ayan o. Yung may mga breeze mga kabisay ay ano na yan. May mga bunga na yan. Pero yung wala pang breeze yan mga kabisay ay bibrisan ko pa din. Hindi pa nga lang na bibigyan ng oras. Dahil siyempre busy si Tay Bisay at umulan. Siyempre doon muna tayo kumilos sa bahay ng OFW na vlogger. Na si Lichuber. At kung makikita nyo dito mga kabisay, ayan o. Yung mga sitaw ko ay nakataas na rin. At yung doon sa bandang dulo ay umaangat na rin yung mga itinanim doon na huli. At dito sa bandang meron na yung namumulaklak dito mga kabisay. Ay ito. Ayan o. Meron na siyang bulaklak mga kabisay. Ayan. So, nagsisimula na rin siyang bumulaklak. Dahil ito'y medyo magulang-gulang na rin itong mga sitaw dito mga kabisay. Medyo napuril nga lang dahil siyempre sagad yung init. Tapos hindi tayo makapag-dilig ng maayos. Di ma ginagahol ako sa oras mga kabisay. Minsan nakakatapos ako alas 10 na ganun. At buti na lang na andyan si Paulo. Tinulungan ako. At siya na ang nag-asikaso ng mga pagdidilig. So nagtanim kami dito ng panibago at ayan, nasiksik tuloy. Dahil yung mga una kong tinanim mga kabisay, nung madiligan ang madiligan, tumubo rin. Kaya ayan, ang dami nang tumubo ngayon. Siksik ngayon dito. Kumpara dito sa kabila na tama lang ang kanilang distansya. Ay dito parang nasiksik. Ayan o, halos siksik na siksik yung tumubo dahil yung mga una kong tanim na hindi tumubo nung madiligan ang madiligan ni Paulo. Ayan, nagsitubo sila at ayan, para natuloy na ang dami, may duble-duble, meron ng sa isang puno ay 6 tulad na rin oh. Ayan, magkakalapit sila. Halos wala nang distansya eh. Dahil nga sa biglang nagtubo na agsibulan sila, pumaltok lahat nung madilig ng madilig ni Paulo. So, at ayan naman, dito naman ay nag-uumpisa na rin umangat yung mga ibang nahuli dito. Ayan o. So ayan. At siguro, mga next vlog ko sa inyo, kung makikita nyo, ay mayroon na dito mga gumagapang rin. At kumpleto na yan mga kabisay, hindi na sila maghahanap ng magagapangan dahil naandyan na lahat. Kung makikita nyo, ayan, kumpleto na sila ng bayonik. So, ang paggapang na lang nila. Ayan, at dito naman si Babaw ay kumpleto na, pati ang across niya. Ayan, maganda na ang aming balag dahil si Paulo ang naglagay niyan mga kabisay dahil ilang araw din akong hindi maganda ang kondisyon. Kaya sabi ni Paulo, ako na lang muna ang mag-aayos niyan. Pahinga ka muna. So ayun, nagpapasalamat din ako kay Paulo dahil kahit papano eh, tinulungan niya ako. At siyempre, tinulungan niya ako. Kailangan, hindi rin natin pwedeng tumanggap lang tayo ng tumanggap. Diba mga kabisay? Kailangan meron din tayong pakikisama. At dito naman mga kabisay, yung mga hayop ko, ayan, nag-aantay na pagkainin ko sila. Kasi medyo, ano na, mag-aalas 8 na ngayon mga kabisay, hindi ako nakabangon agad kanina kasi nasiramdam muna ako.
Pero okay naman, sa awa ng Diyos pagbangon ko, wala naman akong naramdaman. At siyempre, kailangan talagang bumangon dahil nag-iisa ako eh. Hindi po pwedeng humiga lang ng humiga. At kapag ang katawan ay ihiniga mo na ng ihiniga, lalo kang manghihina. Kaya hanggat kaya mong igalaw ang katawan mo, igalaw mo para bumalik ang kondisyon. Ganun lang yun. So yun, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisayan na nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video. Tuloy-tuloy na to. Wala nang edit-edit mga kabisay. At sana naman ay naandyan kayo at nagustuhan nyo ang mga pinakita ko sa inyo. At sana naman ay masubaybayan nyo pa rin ang mga ibang iba vlog ko dito about sa ating mga halaman. At siyempre mayroon tayong munting mga kahayupan na inaalagaan. Siyempre sana naman ay naandyan kayo palagi at nanonood. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa mga suporta nyo. At mega love shout out na lang dyan sa inyong lahat. Mega love shout out Team Solid Vlogger, Team Solid in Liquid, Team Bungisnges. Maraming salamat sa mga suporta nyo na kahit paano ay naandyan kayo palagi, nakasuporta kay Bisay Lug, kay Bisay magsasaka na pala. So maraming salamat mga kabisay, no? At sana naman patuloy nyo pa rin subaybayan. At ayan, kung makikita nyo dito, ayan. So siguro kita-kita na lang tayo ulit. At saan man tayo naroon, sa sulok ng ating mundo, yan lang ang paulit-ulit kong masasabi, na sana ay palagi tayong mag-iingat, ng patuloy tayong maging ligtas sa anumang kapahamakan, sa patnubay ng ating Panginoon. At samahan na rin natin ang palaging pagdadasal. So yun, maraming salamat mga kabisay. God bless us all. And I love you all. Salamat sa inyong mga suporta. Bye-bye.